Another day, another vlog. Paya rin na po yata. So today is ano mga din na harvest day. Ayan. Ito na yung kalong siwa. Tsaka si yung biyanan niyang babae. Susulong po kaya? Nilalagnat mo si Carla? Nako. Eh, tapos nagbabasa pa? Sabi ko mama niya ayaw. Pero ako katulong din eh. Pinakain ko na nga. Bilong ka muna, wa. May kapote doon ah. Oh, ilong ka muna. Ay. Kami na mamimitas. Sabi ko, wala nang bayaning nabubuhay. Lahat ng bayani namatay na. Pagka may sakit, may magpahinga, umuulan pa man din. Hindi ka naman makailalagay sa Philippine currency. Tara mga digma, tapos po tayo ng talong. Saan ba ako? Saan na? Ay, ang talong mga digma. Brad, pagka mataba lang makanining mataba, pwede nung kunan. Tsaka pagka iba na ikulay, mamuti-muti na. Mga digma. Pitas-pitas tayo ng talong. Ganda ng mga recover ng bunga. Oh, kaso mura. Mura ang talong. Importante may napipitas. Tsaka ratang natin sira. Lako mo nala. Pangano na ito mga digma. Pangalawang halaw. Halaw-halaw lang. Hindi naman talaga pitas pa. Maganda oh. Kaso nga mura. Pero yung sinabi ko naman eh, nangyari. Gumanda yung talong, diferensyang presyo lang. Wala pa lang masyadong maraming bunga. Importante bumawi yung dahon. Ano compared sa dati. Baka sa mga huling bulaklak doon tayo bumawi, baka gumanda pa yung presyo. Ayan o, dahil pa naman bulaklak, sunod-sunod. Importante maintain lang na ganyan kahit na medyo mura. May ano, may shoot borer, pero madalang lang naman. Yun o mga tigma o, diba? From nothing to eggplant, no wa. Sabi ko ini dia. Yo. Ha?
Yan tayo, sige. Pitas, mga idol. Tikma ako, diba? Sabi ko sa iyo, ay. Maniwala ka lang sa sasabihin ko, ay. Magkakatalong tayo, eh. Mura nga lang. Tikma ako. Oh, hindi ba talong yan? Kakinis. Na? Hindi. Maghihintay yan ng ano, mahal. Ay ba, siyempre. Matatag yan eh. Oh. Pandigmaan kaya yan. Dami pa ng susunod na bulaklak na yan. Pipitas pa ng 1 tonelada yan. 5 pitas nga lang. Ah, diba? Ganon yun. Ayan na, o, kadaay pang sukasunod yan eh. Ika ang asakanta, basta't maghintay ka lamang. Yung mga digma, naka-apat na sako na. Nung last is, naka-ano lang, 2 sako. Ngayon, naka... 4 na. Pasulong ng pasulong yan, ewa. Pabagsak na pabagsak yung presyo. Pasulong, tsaka... pabulusong. Igaliba ha? Na? Igaliba. Gawin na naman natin palyar tong ano. Okay. Gasket. Diyos na yata itong ano ko. Pandikit. Meron pong malambot mga digma. So yan mga digma na ano na tawag doon, ha, lagay na natin yung kanyang exhaust. Nakikita nyo ganyan yung mga digma, ano yan, made in Japan yan, Kubota, Kubota E9. Nabili ko yan surplus lang, pero tingnan nyo ilang tagas yung ano yan, yung makina, medyo matanda na lang talaga. Pero walang tagas yung ano. Pangat na lang yung ano. Ito, ano lang to eh. Sa mga diesel. Walang tanggal yung mga pintura. Tapos, ito na. Pinalitan ko na rin ng fuel filter. Pero hindi natin inalis yung ano niya. Stock. Gumamit lang tayo ng isa pang fuel filter. Para hindi, kung tatanggalin ko kasi ito, isang kalat pa. Pwede naman di tanggalin, dadagdag lang tayo ng ito nga, bagong fuel filter. Ayun, okay na naman, wala lang to tangke. So kasi pagka nalagay kasi sa pampatubig, laging nasisira yung tangke. Pero dati may ano to, fuel tank. So ngayon ginagawa na lang natin ng DIY, mga galon-galon. So yun, okay na naman si E9. Mukha siyang hindi umaandar, pero matino yan mga digma. Compare sa mga labas ngayon, mas matibay yung ano, mga Japan made talaga, kahit surplus lang. Yan, surplus lang yun eh. Mga pinaggamitan sa Japan. Tapos pagdating dito ay binibenta. Pero ano naman talaga, quality. Kaya makakabili ka naman talaga. Kung titignan mo eh nga, parang ano,
fade na sa katandaan, pero kumpara sa mga makina na lumalabas ngayon na puro imitation, mas maganda to. So ayun, pwede na natin kasa dun sa pampatubig ni tatay dyan, ano, dun pampatubig sa mga talbusin niya tsaka sa talong. So ayun mga digma, kain po tayo. Ano, dahil kanina maulan, tawag doon, nagpaluto lang ako ng ano, luto ni kuya, lugaw. Wala akong manok kanina eh, lugaw niya. Punta na Brad, may anak ka? Na? Luto niya, pinalugaw ko na lang. Dahil kanina nga, maaga pa lang eh, makulimlim na mga digma, pinalugaw na lang natin sa amin. Pagkatapos, mga luto niya, tanghali, sumikat naman yung haring araw, oh. Diba? Kain tayo. Kain po tayo ng lelot. Kain po tayo mga digma. Ito na yung ano, pananghalian. Hindi pa kami makakapagsabay-sabay kumain dahil walang ano mga digma. Ala pang talagang matinong ubo. Sarap. Sarap ng ano, lelot manok. So, tingin muna tayo ng tubig mga digma. Halos tumalab ng abono, oh. Kahit na makulimlim mga digma, patik-patik lang, kaya nagpatubig tayo. Dito muna pilapil namin, no. Okay lang yan mga digma. Pampatibay ng ano yan, talagang pinatubo namin ito mo dyan. Pampatibay ng pilapil. Pag aso Mexico yung pilapil, tsaka ako gagras gather dyan. Dito na ito upi ko. Bilis mano ng palay, bilis bumawi. Yan, gabi na naman tayo nagpapatubig. Maganda nagpapatubig kasi ng gabi para sa umaga. Siguro ba kaya ako nagpapatubig? Ganda ng dahon mga digma, oh. Ano pa lang yan, makalawa. Makalawa pa lang na yan, napatabaan. Pangalawang araw, ay, oo. Para pa dito itubig, oh. Mabilis talaga magpatubig pagkagabi. Mabilis yung daloy nung ano, tubig. Check muna natin yung ano bago tayo umuwi. Tapos babalag din ako mamayang gabi mga digma. Check lang natin yung makina. So bali, babalik po ako mamayang gabi nyan. Siwa, di pwede. Tingalad na. So tayo magpapatubig. Naginog na naman yung papaya, oh. Mga digma, oh. Kuhanin ko nga. Kaya naman mga
tubig ma, oh. Tubig sa puno. Bigyan natin kay Mudrakos. Mukhang matabang. Tsaka tignan din natin, kaya gusto ko rin maaga makauwi. Tignan ko yung pinuputol na kawaya ni Airpat para matulungan namin. Ay, so yun, tignan natin mga tignan. Yung kawayan na tinataga nito. Ah, marami din pala. Makakabuungan ng kubo. Yung mga tignan yung nakayong-yong. Marami din. Unti-unti na pong nililinis ni tatay. So bali yung kubo doon, kapatid niya yun eh, may-ari ng kubo doon gabi. Paglipat lang niya ito ng sapa. Marami-rami din pala makakagawa nga ng kubo pag nataga lahat yan. Ganda pa ng gulong, oh. Ang bukas niyan dito, papunta lahat dito. Ubusin to para yun pa isa-isa dito. Paunti-unti na lilinis pa ikot. Sakto-sakto pag tumaga tayo dyan mga abid nga. Malinis na. Habang nagkukulimlim at di makapag-spray sa bawit. Tutulungan natin siya magtabas dito. Para makagawa niya na yung kanina, kubo. Kabilang ano, inuumpisahan na. Dami din pala. Ewan ko kung uubusin yan. Makagawa na ng kubo yan. Ganda pa ang mga ano, mga batibot. Kaya itong rin bata na ito ay ito ayun mga digma, konti na lang pala, makakataga siguro pag nilinis namin to. Dyan, dyan na siwa siguro, baka bukas lang makalus ang siwa eh. Ano lang naman yung kanya, sinat sinat pag natastas namin yun eh. Yung dalawang araw dyan eh. Tapos dapat lahat ang napuputol mahakot. Kasi malapit lang naman. Umikot lang kaming ganun. Pero malapit lang. Hindi lang tatagod ang nasapa. Tara. Tante, nakita ko yung kawayan. Pero nangyari na nung nabong masapon ng ulit. Yung kamote yung kasarap sa sinigang niyan, oh. Albus. Tara, ino po tayo. Until next vlog mga digma. And ciao. Merci.